Hello guys! Welcome back to my channel! So, for today, ang video natin is, or content natin for today is, sayang. Hindi. So, for today, our content is, pinaka-main content talaga natin sa video ito. Is, sino ang nagbayad ng expenses namin sa papunta ng Canberra. Ayan. So pagdating doon kumbaga is ibig sabihin pagdating doon is gagastos pa kami, ano. So anyway, yung mga nabayaran lang muna namin. So ayan, bago natin 'yan talakayin, ayan, kasi marami pa tayong tatalakayin. Ayan. Just continue to watch this video. And kung napapansin nyo, ayan. Ayan. Iba yung area ng background natin, ano? So, today, ayan, andito ako sa isa sa nililinisan ko na bahay dito sa Queensland or dito sa Australia. Ayan. So, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa paglinis ng bahay dito sa nililinisan ko, isa sa nililinisan ko. And short video lang guys, papakita ko sa inyo. Tapos, before and after. Kumbaga, yung ginagawa ko muna, and tapos, after kong malinisan. So, papakita ko. Wait, nandito yung aso. Hello! Hello, hello, Minos. Ayan. You smell me, huh? So, ayan, nandito kasi yung aso. Ayan, yung aso ng may-ari ng bahay na to. So anyway, mag-isa lang ako sa ngayon dito guys. Kasi yung may-ari ng bahay na to is dumating yung pamangkin. Pero pauwi na siya sa ibang state ng Australia. And mamaya pa ako susundin ng asawa ko. So I have time. Ayan. And ano ko yung oras ko dito. Ano, so ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, nandito na naman yung aso. Siguro gutom na to. So, ayan, pakita ko sa inyo. Tara, hello! Ay, inaano, kinakalabit niya ako. Yes, later, okay? So, tara guys, pakita natin. And, tara. So, ito yung isang, ano, kumbaga lounge. Lounge ba tawag dito? Ayan. Kumbaga is receiving room. Ayan. Ito yung isa. Kumbaga ay dito yung warm area. Ayan. Kasi pwede mo ditong buksan yung heater or yung aircon pagka, depende sa panahon. So, ito yung area. Ayan. At ito yung labas. Ayan, nag-aantay na yung aso. And ito yung isang kwarto. Ayan. So, tara, dito tayo. So, ito na yung tapos ko na, guys. Ayan. So, ito naman yung isang kwarto. Ayan. Huwag na tayong pumasok. Ayan. Kasi tapos na yan dyan. Ayan yung kusina. At ito yung isang small table, round table. And ito yung ayan, TV area isa din. Ayan, kumbaga open area ito.
Ayan. At yun yung dining table. Ayan. Andiyan yung may exercisean. At may isang aso dito, guys. So, ayan. So, ayan, guys. So, bali ito, tatlong kwarto. Ito, guys. Ayan, duman tayo sa dalawa. Ito na yung pangatlo. At isang toilet. Ayan. At isang shower. Ayan. So, bali, 3 rooms, 1 bathroom, 1 toilet. So, ito yun, guys. Ayan yung area na to. At mayroon pa yan isang kwarto sa baba. Bali, office niya. Ayan. Ito yung, ano, nililinisan ko, guys. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi siya sobrang laking bahay. Kumbaga, tama lang. Ayan, 3 kwarto siya, guys. Ayan. So, ayan, guys. Balik na tayo dito sa sala. So, ayan na nga, guys. Diba, napanood nyo na yung before and after. And nakikita nyo yung double chin ko. Double chin ko. So, ayan, nakita. So, yun, nakita nyo na yung video ko. Ayan, yung dito sa nililinisan ko ng bahay. Ayan. So, anyway, talakayin na natin yung content natin for today. Ayan. So, sino ang nagbayad ng expenses namin? Ayan, like hotel, airplane ticket, and syempre may travel insurance kami. And na-mention ko yan sa unang video ko, guys. Ano, sa first part natin. And ayun, so nagkakahalaga siya ng ano, nagkakahalaga siya ng 2,508. Ayan, plus pa kung magkano. So ayun, ang expenses natin na yun is ano siya is 96,000 pesos 516. So kung mag-additional pa tayo ng mga $500 pagdating doon, so pero hindi pa yun na, hindi pa natin yung sigurado. So halimbawa nga, sabi ko nga additional 500, so sabihin na natin $3,008 Australian dollars. So kung sa peso, kung mag-additional tayo ng 500 is almost 20,000 pa yun. So ayun, pinaka ano na yan, guys, ano na yan, ano pa lang yan, ha. Hindi pa yan talaga sure, as in sure. So, 120,000 pesos sa pag-renew lang yan ng passport. So, ayan, sino ang nagbayad? Ayan. Siyempre, guys, parehas kami ng asawa ko may trabaho and parehas kami sumasahod naman. Ayan, nag-share kami, guys. So, ang nagbayad ng plane ticket is ako. Ayan. And wow. Sa hotel naman, yung asawa ko. Plus yung travel insurance. So, kumuha kasi kami ng travel insurance, guys. So, number one yan. And sa content natin na to, pinaka-part, is yung magkano ang nasayang namin na sasahurin dapat kung hindi kami pupunta or hindi kami pupunta, kasi papunta pa lang kami, guys. Kung hindi kami pupunta ng Canberra. No? So, kung sa Philippine peso is, ayan. So, sobrang sayang, guys. Kasi bakit naman? Kasi talaga pupunta pa kami ng Canberra, no? Or ng Sydney, na mayroon naman embassy dito sa, ano, sa Brisbane, no? Dito sa Queensland. Bakit kailangan pa naming mga taga-Queensland or taga-Brisbane, bakit kailangan pa namin pumunta ng Sydney or Canberra? Diba? Na mayroon naman dito. So, sayang ng pera, sayang yung oras, yung abala, na mayroon naman dito po na lakas ng hilig ng aso. Sayang naman yung ano, oras, yung panahon, yung sasahurin mo pa. Mayroon naman
Philippine Embassy dito sa Brisbane. No? So, talaga, kung isipin guys, sobrang sayang. So, ayan, kung sa sasahurin namin na mga 5 days, kasi abutin kami, ano na kami guys eh, alis kami guys dito Thursday, babalik kami dito Tuesday. Ayan. So, sabihin na natin 5 days na yun guys. So, kasi ang per hour namin, kami dalawa na ng asawa ko, is $80. Ayan. So, yung ano, may kasama na tong reveal. Ayan. Yung video na to. Salary reveal. Ayan. Masasayang. Tumarsik ang laway ko. Ano ba yan? Masasayang naming sahod. Dahil sa 5 days na pagpunta namin doon. Magpa 5 days na kami doon guys. Kasi magbabayad kami ng hotel. Magbabayad kami ng ticket. So, mag-stay na rin kami doon diretso na. Kasi sayang yung pagbayad namin ng ticket. So, ang tagal kong sabihin, no? So, ang masasayang namin, guys, kung sa Australian dollars is, ano siya, 4,320 Australian dollars. Pero may ano pa yan, guys? May tax pa yan. Ayan. So, kung sa Philippine peso, guys, ayan, ang masasayang namin is 170,424 pesos. So, grabe, no? 4,000 plus, 4,320 Australian dollars ang masasayang namin, guys, sa Philippine peso. Ayan. So, grabe. Grabe, guys, no? Kaya talaga, kumbaga, grabe ang ano, kumbaga, waste or sayang. Pero, hindi naman totally as in masasabi sayang kasi kailangan ko rin yung passport na yun guys. Pero yun nga, bakit kasi kailangan pa namin mga taga Queensland, mga taga Brisbane, pumunta pa sa malayo, mag-travel pa na mayroon naman Philippine Embassy dito sa Brisbane City. Malapit lang kami guys, mga ano lang, 10 to 15 minutes lang, nandyan na kami sa city, nandyan na kami sa Philippine Embassy. Diba? So, sobrang laki ng sayang, guys. Diba? So, ayan. So, dahil nandito ako, guys, sa nililinisan ko ng bahay. Ayan. Ang per hour ko po dito is, ang per hour ko sa paglilinis ng bahay is, kung sa Philippine peso, is, ano siya, tawag nito is, saan na yun? Kasi sinulat ko siya, guys. Pumapatak siya ng per hour ko, 986.25. Ayan. Kung sa Australian dollars, per hour is $25. Ayan. So, 4 na oras ako dito, guys. Ayan. $100 ang 4 na oras ko. Ayan. Kumbaga is, malinis na yan, guys. Ayan. Kasi, una is, kakilala kasi namin to. And, matagal na tong kakilala ng asawa ko, actually. Ayan. Hindi pa ako, wala pa ako dito sa Australia. Hindi pa ako asawa ng asawa ko. Is, kilala na to ng asawa ko. So, dahil matanda na siya. Ayan, sorry naman sa words ko. Pero, matanda na siya. Hindi niya natalaya na maglinis dito. Which is, ano pa, nakakapaglinis pa naman siya. Pero, yung ganitong, ganyan, bubuhatin mo yung mga upuan. Kung nakita nyo sa video kanina, tinanggal ko lahat para ma-vacuum, ma-map sa may ilalim, sa may pinakailalim ng mga upuan ng bed, ma-vacuuman. So, ayan, ang per hour ko is $25. So, 4 na oras ko is $100. Kung sa Philippine peso is 3,945 pesos. Ayan. So, ayan, ganun guys. Kumbaga is sayang talaga. Sobrang sayang guys. So, ayan lang. Sana ay maabago yung ano ng pagre-renew ng passport dito sa Australia kasi talaga sa totoo lang sobrang sayang ng pera, sayang ng araw, sayang talaga. Maraming masasayang. Ayan, dahil lang sa pagre-renew ng passport.
Bakit kasi kailangan pa doon? Dito na lang, please. Diba? Sana sa susunod ganon. So anyway, this is my second time ko na mag-renew dito sa Australia. And bali, panglima ko ng ano, passport ito, guys. Ayan, panglimang Philippine passport ko na to. So ayan, may mga record naman na kami pag-renew. Bakit kailangan pa namin ganon? Dapat, yun na lang, kung saan na lang yung malapit na Philippine Embassy, yun na lang yung pupuntahan, dapat. Hindi na yung lalayo pa kami. Please. So, ayan. So, thank you so much for watching, guys. Bye-bye. And, gutom na ako. Kakain muna ako, guys. Ayan. So, bye-bye. And, thank you so much. Ingat po tayo lagi. And, ayan. Sana nagustuhan nyo ang video ito. And, napaka-simple lang ng vlog ko, guys. No? So, tara. Bye-bye. Kain muna ako. Ingat po tayo. And thank you so much for watching. And don't forget to hit the likes and comment down below. Ayan. At isubscribe nyo na rin. Baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe dyan. Ha? Nanonood ka ng video ko. Pero hindi ka nagsusubscribe. Subscribe nyo na. Ayan. So, tara. Bye-bye, guys.